ang Panginoon, isang mga pagpalang umaga po sa bawat isa at sa mga nanonood po sa live devotion na ito at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Ang live devotion na po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Chungli po sa Bansang Taiwan na pinamumunahan po ni Pastor Anthony Valdepeña po. Salamat po sa Panginoon sa bagong umaga po na pinagkaloob niya sa atin at sa bagong pag-asa na lagi niya pong pinaparana sa atin. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, awitan po muna natin ang ating Panginoon. Kailan pa? Bawat araw, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon.
Panginoon, na hindi masayang kundi. Sa bawat araw, Panginoon, mapag-aralan po namin, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na dahil, Panginoon, sa pagmamahal niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay maiaray po namin ang aming mga buhay. Amen. Kabanan, Panginoon, at kalugod-lugod po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay mapaglingkuran po sa inyo. Mapaglingkuran po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, na hindi masayang, Panginoon, at mailaan po namin ito sa paglilingkod po sa inyo. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa gawain nito. At kayo po nawa yung maitaas at para malam na yung umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na pag-uwi, parangal at pagdakila. Sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang mensahera po ngayong umagang ito, Sis Michelle Espinosa. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At katulad nga po ng ating ginawit, hanggat may buhay at lakas pa po tayo, sabi nga, kailan pa tayo maglilingkod, hanggat may lakas at buhay pa tayo, ipaglingkod na po natin ito sa Panginoon. Amen po. At salamat sa Panginoon, purihin po ang Diyos, binabati po namin yung mga sumusubaybay po at sa mga susubaybay pa po mamaya, ang dalangin po namin na patuloy po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang sumabawat isa po sa atin. Bagamat online po ito, alam ko po na hindi mahahadlangan yung kapangyarihan ng Diyos upang hindi po natin matanggap yung mensahe po ng Diyos ngayong umaga po ito. At salamat po sa Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Ama. Dakilain kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami muli ay makakapag-aral ng inyong salita. Bagamat magkakahiwalay man kami, Panginoon, iba-iba man yung aming lugar, alam po, Panginoon, na hindi ito mahahadlangan ang inyong kapangyarihan. Hallelujah. Dalangin po, Panginoon, na kayong patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, na maipaunawa, Panginoon, yung salita ninyo na maihahayag ngayong oras na ito. At nakikita nyo, Panginoon, ang aking kakayahan. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang makita sa akin. At kayo nawa, Panginoon, ang magsalita para sa akin. Tulungan nyo po kami. Hindi ko po ito kaya, Panginoon, kung wala ang inyong pagsama. Kaya naman, Panginoon, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay sa aklat po ng Salmo. Salmo chapter 90 verse 12. At ang pag-aaral po natin ito ay pinamagatan ko po na life is short, be wise to live. Amen. At ang sabi po dito ay, at ang salin po ng aking Biblia ay salita ng Diyos. At sundan nyo na lamang po at ako na po ang magbabasa. Hallelujah. Ang sabi po dito ay, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen. At katulad nga po ng sinabi, ang binasa po natin kanina na sinasabi na hanggat may buhay at lakas tayo, ay ibigay na natin iyon sa Panginoon. Amen. Ipaglingkod na natin iyon sa Panginoon. Katulad po ng ating binasa na ang buhay daw po natin dito sa mundo ay maiksi lamang. Amen. At alam po talaga natin na walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan kukunin o kailan babawiin ng Panginoon yung ating buhay. Amen po. Kaya ang sabi po dito ay mamuhay po ng may karunungan. Amen. At ano po ba yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa buhay po ng tao? Ang sabi po dito sa Salmo 90 verse 10 na ang sabi, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang at kung malakas ay aabot ng 80 taon. Amen. At alam po natin na nung mga nakarang pandemya, talagang pinatunayan po ng Panginoon sa atin na yung 70 to 80 years old na edad na ibinigay sa atin ng Panginoon ay wala po yung katiyakan. Amen po. At alam po natin na marami na kahit na hindi umabot sa ganitong edad,
Minsan bata pa, malakas pa. Pero kung talagang kukunin na ng Panginoon, ay kukunin na po ng Panginoon. Amen po. Kaya naman po, sinabi nga po dito sa aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 14, na sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Amen. Ang buhay natin ay parang inahalimbawa sa hamog. Amen. Kung alam po natin yung hamog ay mamumuo sa madaling araw, at kapag sumikat po yung araw ay unti-unti po itong nawawala. Amen po. At sabi pa, walang nakakaalam kahit sino sa atin kung kailan po iyon mawawala. Amen po. At ang sabi pa dito sa Salmo, na ang buhay daw ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago, at kapag umihip ang hangin, ito'y mawawala at hindi na makikita. Amen? Kung titingnan talaga natin, kung gugulayin natin kung paano in-illustrate ng o dinidescribe o inahalintulad yung buhay ng tao, parang napakababaw. Isipin nyo sa damo, sa hamog. Parang pag-iisipin po natin, in just one click, pwede pong kunin ng Panginoon yung buhay natin. Pwede po tayong mawala sa mundong ito. Amen po. Kaya naman po, ang sabi po dito na, upang kami matutong mamuhay ng may karunungan. Amen. Pag sinabi po bang matuto ng may karunungan ay maging matalino tayong mamuhay habang nandito tayo sa mundo? O yung maging practical tayong mamuhay habang tayo nandito po sa mundo? Hindi po, mga kapatid. Ang sinasabi po ng mamuhay ng may karunungan ay mamuhay po tayo sa ngayon po, sa kalooban po ng Panginoon. Amen po. At ang unang-una po talaga na kalooban po ng Panginoon sa atin ay maglingkod po sa Diyos. Amen. Katulad po ng ating inawit ay maglingkod tayo. Kailan natin itatanyag yung pangalan ng Diyos na lumikha sa atin? Diba? Hanggat may lakas at may buhay tayo, ay maglingkod po tayo. Amen po. At inaanyahan ko po ang bawat isa sa makipagbuklatan po sa akin sa aklat po ng mga ngaral. At alam ko na ang lahat dito ay familiar na sa verse na ito. Pero ayaan nyo na ipaalala po sa atin nito. Baka nakakalimutan na po natin yung paglilingkod po natin sa Diyos. Amen po. Ang sabi po dito na, alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Mga ngaral 12:1 po. Chapter 12 verse 1. Ang sabi po dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Amen. Ang sabi po dito, hanggat bata pa tayo, alalahanin na natin yung ating Panginoon. Amen. Hanggat kaya pa nating umawit ng pinakamabuti para sa Panginoon, hanggat kaya pa nating sumayaw para sa Panginoon, hanggat kaya pa nating ibigay yung pinakamagandang paglilingkod para sa Panginoon, ay ibigay na po natin iyon sa Panginoon. Amen po. At sabi pa dito, bago dumating ang panahon ng kahirapan. Hindi po yung sinasabi na mahirap tayo, yung wala po tayong pera. Amen. Ang ibig sabihin po ng panahon ng kahirapan ay ito po yung panahon na tayo po ay matanda na. Amen? Kahit na gusto nating maglingkod, kahit gusto nating umawit sa Panginoon, hindi na tayo makaawit ng pinakamagandang pag-awit, yung malakas na boses. Kasi nga, syempre may edad na tayo noon, pag uugod-ugod na tayo. Amen po? At sabi pa, gusto nating sumayaw. Syempre, hindi na tayo makasaya, pwede may edad na kasi mga buto. Ano, baka mabalik na lalo, kaya iniingatan na. Kaya, ito, paalala sa atin ng Panginoon, hanggat nasa kalakasan tayo, hanggat kaya pa talaga nating maglingkod sa Panginoon, amen, ay maglingkod na tayo. Amen. Minsan kasi kahit na alam na natin yung sinasabi ng aklat, ng sinasabi ng Biblia, minsan kasi ay nakakalimutan po natin. Amen po. Kaya minsan naiisip ko nga bakit kaya ulit-ulit yung mensahe ng Panginoon. Amen. Siguro talagang inuulit-ulit ng Panginoon ito sa atin para palagi po nating maalala. Amen. Na maglingkod tayo ng mabuti, ng pinakamaganda, ng pinaka-the best na kaya nating ipaglingkod sa Panginoon. At sabi nga, ang kailangan talaga nating maglingkod kaagad-agad. Amen. Kasi wala pong katiyakan yung buhay po natin. Amen. Walang katiyakan, hindi tiyak, hindi po natin alam. Baka bukas, sa isang taon, sa isang buwan, o sa isang linggo, o mamaya, hindi po natin alam. Baka kunin na po tayo ng Panginoon. Hindi po natin napaglingkuran yung ating Panginoon. Kaya sabi nga po dun, may nagsabi nga, maglingkod daw kaagad-agad. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. At sabi pa dito, at masasabi mong hindi ako naging masaya sa buhay ko.
Amen. Bakit nga ba maraming tao na hindi nagiging masaya sa kanyang buhay? Amen. At isa po ito sa pangalawa na kalooban ng Panginoon sa atin ay maging masaya po tayo habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Amen. Marami po yung hindi nagiging masaya sa buhay nila dahil marami, kasi ako po talaga bilang patotoo po, dati ngayon pa lang po din talaga din ako nakakilala sa Panginoon at bago lang din po ako na naglilingkod sa Panginoon at purihin po ang Diyos dahil talagang pinasakay pa po ako ng eroplano para lang po makakilala sa Diyos. At ako pinupuri ko ang Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Bagamat minsan talaga naiisip natin na hindi man tayo karapat-dapat, pero pinili tayo ng Panginoon. Amen? At yun nga po, yun yung isa sa encounter ko sa Panginoon na naghahanap ako ng kasiyahan sa aking buhay. Amen? Yung kahit na gawin mo na lahat ng pinakasasaya mo sa buhay, kahit na yung parang gumawa ka na ng makamundong bagay, para lang makuha mo yung kasiyahan na naramdaman mo. Pero hindi po pala yun doon makikita. At salamat sa Panginoon at nakatagpuan po ako ng Diyos. Amen. At ngayon po, habang naglilingkod po ako sa Diyos, ay masasabi ko na yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon ay hindi po ito talaga maipapaliwanag at hindi po ito, wala pong katulad yung kaligayahan na ibinibigay po sa akin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya ay nagiging kasapatan ko sa buhay na ito habang ako po ay naglilingkod sa Diyos ngayon. At purihin po ang Diyos sa kanyang ginawa sa aking buhay. Amen. At maraming tao na hindi nagiging masaya sa kanilang buhay dahil busy po sila sa kakahanap o kakaabot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Amen? Diba? Busy silang makamtan yung magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng kotse. Sabi nga, bakit nga ba hindi ka masaya? Amen? Minsan, mayroon na tayo ng mga nais natin, pero gusto pa natin yung masigit pa. Amen? Kasi kung talaga yung kasiyahan natin sa mundong ito ay hahanapin natin sa mundong ito, kung doon tayo magbabase, ay talaga po talagang hindi po tayo magiging masaya sa buhay natin. Amen? At kung talagang sa mundong ito lang talaga, minsan sa gadgets nga lang, di ba? At aminin po natin, kung katulad sa iPhone, ang bilis talaga nilang magpalit. Parang ngayon may iPhone 14 na. Talagang hindi tayo magiging satisfied kung sa mundo natin hahanapin yung kaligayahan na nais natin sa mundo. Kaya nga, hindi nais ng Panginoon na malungkot tayo, yung lagi tayo nalulungkot. At saka, hindi porket, di ba kasi maraming Kristiyano na sinasabi na pag isa kang Kristiyano ay dapat ay yung marami kang pagtitiis. Hindi po totoo, magtiis po tayo, pero habang nagtitiis tayo, nandoon yung kaligayahan. Pero kung nagtitiis ka at hindi ka na masaya, hindi na po yata tama yun. Kasi nga, diba, simula nang tinanggap natin yung Panginoon, ibinigay niya sa atin yung banal na Espiritu sa atin, diba? At ang bunga ng banal na Espiritu ay suma sa atin. Amen po? Yung kaya nga, we have power to love, we have to power to joy. Amen? Kaya simula nung nasa Panginoon tayo, talagang totoong nakakamtan talaga natin yung totoong kaligayahan. Amen po? Kaya nga, di ba, maraming hindi naniniwala, although siguro naniniwala sila, pero walang totoong relasyon sa Diyos. Amen? Talagang hindi talaga totoo po yung kaligayahan na nahahanap nila sa mundo. Amen? Kaya minsan, sabi ko nga, bakit nga ba hindi? Kasi ang nakakapagpasaya sa kanila ay yung bagay na ibinibigay ng mundo at hindi po sila dumedepende sa kaligayahan na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sabi, hanap sila ng hanap doon, hindi nila alam na yung Diyos talaga ang nagbibigay ng lahat. Amen? Kaya nga sabi, di ba, maglingkod ka sa Diyos na pagmamay-ari niya ang lahat. Amen? Hindi sa mundo na kailangan mo pang paghirapan para makamtan mo. At minsan nga, hindi pa ibinibigay. Amen po, kaya madalas na di-disappoint po tayo. Tsaka, mostly talaga sa mga tao, ang hinahanap talaga nila, kaligayahan. Lahat naman po tayo, yun yung hinahanap natin. Amen po. Minsan, sa relasyon. Pero minsan, pag sa tao talaga, masakit. Talagang mabidisappoint ka. Mabidisappoint ka. Kaya pag sa tao, talagang masasaktan ka. Pero kung sa Panginoon, alam mo na yung Panginoon, ay laging nandiyan para sa'yo, para mahalin ka. Diba? Laging nariyan sa'yo para tulungan ka. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung pag-ibig niya talaga sa atin ay talagang palaging nariyan. Amen. Kaya nga sabi, hindi talaga nais ng Panginoon na malungkot tayo sa buhay. At isa sa kalooban ng Panginoon sa atin ay
maging masaya tayo. Amen po. Kaya kung may pinagdadaanan kayo, huwag na kayong malungkot. Dahil ang Diyos, nakikita niya yung lahat ng sitwasyon. Yeah. God sees everything. Amen. At sabi nga dito, sa mga ngaral, chapter 11, verse 7, sabi dito, masarap mabuhay, kaya mabuting mabuhay. Kaya buong buhay mo, maging masaya ka, gaano man ito kahaba. Ngunit alalahanin mo, darating ang kamatayan, magtatagal iyon, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Amen. Ang sabi nga, maging masaya ka. Diba? Sabi nga din sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice to the Lord. Diba? Sa Diyos masasalmo, sa Diyos huhanapin ang iyong kaligayahan at ibibigay niya ang lahat ng iyong nanaisin. Nais talaga ng Panginoon na habang tayo nabubuhay dito ay maglingkod tayo at mamuhay tayo ng masaya. Amen. Kaya nga sabi, pag hindi daw tayo nagiging masaya, diba, sa habang tayo nabubuhay dito sa mundo, nagkakasala tayo. Kasi nga, diba, ano yun? Nasa kasalutan ng Panginoon, nasa Biblia, nakasulat. Diba? Maging masaya ka. Amen? Pag hindi ka naging masaya, you commit sin. Nagdi-disobey ka sa salita ng Diyos. Amen? At kaya nga sabi nga, kung nasa, minsan kasi, pag na, ang problema sa buhay natin, ay isa siyan sa nagiging dahilan ng kalungkutan natin. Pero di ba alam na nga natin na may Panginoon tayo. Kaya pag sabi nga ni Bro Jerry, pag may problema, it's a sign to pray. Ibig sabihin, ilapit natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon yung tutulong sa atin para ma-endure natin yung lahat ng pinagdadaanan natin. At yung Panginoon, yung despite ng pinagdadaanan natin, ay nandun yung kagalakan natin kahit na pinagdadaanan tayo. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pinaparana sa atin yung kaligayahan na nagmumula sa Kanya, yung kagalakan na nagmumula sa Kanya. Amen? At sabi pa dito, makamtan mo man ang lahat, ay hindi ka magiging masaya kung wala kang totoong relasyon sa Diyos. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na ipinapaunawa niya ang Kanyang salita. At pangatlo po, ang sabi na, huwag nang sayangin yung panahon. Redeem your time. Amen. Sabi nga po dito sa Epeso chapter 5 verse 16, huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil marami nang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ito po, sabi pa sa 17, huwag kayong magpakamangmang kundi alamin niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin niyo. Amen. Talagang sinasabi ng Panginoon, wag na nating sayangin yung buhay natin. At hanapin natin habang nabubuhay tayo dito kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? At katulad nga ng sinabi natin kanina, ang maglingkod sa Diyos at mabuhay ng masaya. At although alam naman natin na kaya tayo nilikha ng Diyos para talaga tayo maglingkod sa Kanya, para tayo magpuri sa Kanya. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na pinapaalala niya sa atin yung kanyang salita at nalalaman talaga natin na maiksi lang yung buhay natin dito. At huwag na natin itong sayangin. Minsan kasi akala natin mahaba pa yung bibigay ng Panginoon sa ating buhay. Eh. Kaya minsan pabanjing-banjing na lang tayo sa paglilingkod natin. Amen? At sabi ko nga, bakit kaya ito yung mensahe ng Panginoon sa akin? At alam niyo po ba na itong mensahe na ito ay talagang pinaisip sa akin ng Panginoon nung time na nanghingi ako sa Kanya ng mensahe. Ito po yung pumasok sa akin na mensahe po sa akin ng Panginoon na maiksi lang ang buhay. Amen. At huwag na itong sayangin. At sabi ko nga nung bago-bago pa lang po talaga ako nakakakilala, sabi ko sana noon pa ako nakakakilala sa Diyos. Pero alam ko siguro ito yung panahon na itinakda sa akin ng Panginoon para makakilala ako upang talagang pag nandito na ako sa paglilingkod ay malamang ko yung pagkakaiba ng nasa Panginoon at wala sa Panginoon. At salamat sa Diyos talagang ipinakita niya sa akin yung pagkakaiba po na iyon. Kaya tayo mga kapatid bilang mga pinili na ng Diyos na naririto na naglilingkod na sa Diyos, huwag na po nating sayangin. Amen. Kasi minsan nga kami dalawa ni Sis Arnie, naglalakad kaming dalawa, papunta kami dito sa church. Kasi po dito po sa Taiwan, lahat po kami dito ay nagtatrabaho at kami nga po ay panggabi pa. Minsan talaga sa trabaho, alam niyo na po, tayuan, masakit yung paa. Sabi ko nga sa kanya, pinaisip talaga sa akin ang Panginoon. Sabi niya na napakapalad namin kasi naglilingkod kami sa Diyos. Yung despite na pagod ka na, puyat ka na, masakit yung paa mo. Pero pupunta ka pa rin maglilingkod.
At pinaisip sa akin ng Panginoon na napakapalad namin kasi iilan lang yung gumagawa ng ganun para sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na nilagay niya ako dito, tinawag niya at pinili niya ako. Sabi nga, di ba, huwag na nating sayangin kasi hindi naman kalugihan na naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi man natin nakikita ngayon yung gantimpala natin sa Panginoon. Amen? At least kung mawala man tayo, kunin man tayo ng Panginoon, umarap man tayo sa Diyos, ay alam natin na pagkaharap natin sa Panginoon ay masasabi sa atin ng Panginoon na good job, my good and faithful servant. Amen? Parapurihin po ang Diyos. Napakasarap po siguro sa pakiramdam na sasabihan ka ng Panginoon ng ganung bagay. At kung sa panahon ngayon, napapagod na tayo, isa talaga, yung paglilingkod, hindi po rin talaga madali. Maraming pagod, maraming puyat, pero salamat sa Panginoon sa kanyang kalakasan na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Amen? Kasabi nga, di ba, doon sa Filipos chapter, ano dito, sa Epeso 3, sana, wait lang po, na ang sabi ay dito lang po yan sa mundo. Amen? Dito lang po yan sa mundo at pagdating ng araw ay papalitan na ng Panginoon na maluwalhating katawan itong katawan natin. Wala nang paghihirap. Amen? Sabi nga doon sa Salmo, kung naghahanap ka ng kasiyahan sa buhay mo, sabi nga sa Salmo 16:11 na sa Panginoon, ang Panginoon ang nagtuturo ng landas ng kaligayahan. Kaligayahang walang hanggan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon kung ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. Inuulit ko, huwag na po nating iyong sayangin. Ipagpatuloy na natin ito. Amen. Hanggat may buhay at lakas tayo, ibigay na natin iyon sa Panginoon. Dahil maiksi lang po ang buhay para sayangin po natin ito. Amen. At talagang napakapalad natin ngayon kasi nasa Panginoon po tayo. Sabi nga, nung narinig ko, serving the Lord is not a burden, but it is a privilege. Amen. Inuulit ko po, serving the Lord is not a burden, but it is a privilege. Amen. Tayo po'y mapalad ngayon dahil tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kaya may buhay at lakas ka pa, kapatid, bigay mo na yan sa Panginoon. Ipaglingkod mo na sa Panginoon. At yun po yung mensahe ng Panginoon at ang Panginoon na ang patuloy na magbigay sa atin ng kaunawaan. Sige po, inanyahan ko po ang bawat isa na manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Ama. Dakilain kayo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah! Dalangin ko, Panginoon, ang mensahe na amin na pag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Kayo nawa ang patuloy, Panginoon, na magpaunawa sa bawat isa. Hallelujah! At dalangin ko, Panginoon, na maiksi lang yung buhay namin dito sa mundo. Hindi namin alam, Panginoon, kung kailan nyo kami kukunin, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na talagang makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Maibigay namin yung pinakamabuti naming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa inyo at nawa, Panginoon, tulungan nyo kami palagi na maging masaya sa buhay ng paglilingkod na ito. Hallelujah! Maglingkod at masayang maglingkod sa inyo. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong mensahe. Hallelujah! Nawa kayo ang patuloy, Panginoon, na maglagay sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan upang palagi namin ito talagang maalala, Panginoon. Hallelujah! At patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, Panginoon, ang kaligayahan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang siyang patuloy naming baranasan sa buhay na ito, Panginoon, habang kami naglilingkod sa inyo. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat po ng nakikinig ngayon at susubaybay pa, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, ang kasaganahan at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumabawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa katagumpayan ng inyong gawain. Hallelujah. Hallelujah sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Mapagpalang araw po. To God be all the glory po.